risk. Ayan, napakalaki ng risk ng accountant ngayon. Meron ho tayong ebidensya para dyan at gusto kong i-share sa inyo para hindi ho kayo maging biktima ng risk na ito. Okay. Oh, marami pong salamat sa DILG, Department of Interior and Local Government, through the Local Government Academy for giving me a chance to conduct a lecture on BIR Letter of Authority. So, sa mga taxpayer na gustong maging lecturer po ang iyong lingkod, pwedeng-pwede po yan. Risk! Ayan, napakalaki ng risk ng accountant ngayon. Meron ho tayong ebidensya para dyan at gusto kong i-share sa inyo para hindi ho kayo maging biktima ng risk na ito. Okay. Umpisahan ho natin ang pag-aaral natin. Okay. Ito ho ay series, ha? Series ho ito. So, pwede kong dalin yung series sa, yan, sa educated level sa YouTube or sa educate sa expert level or sa ano yung huli? Aha, empowered level. So ayusin ko lang ito. And andi dito po kasama natin ngayon si G Santander. Magaling ho yung certified public accountant. Ito po ang bagong technique ng BIR para hulihin ang mga accountants. Accountants, actually, accounting managers po. Meron hong isang nagkonsulta sa atin, chief financial officer ng isang eroplano dyan sa bandang norte. Eh, kinasuhan ho yung accountant. Ako ho ay kinasuhan din. Ito ho ay personal na kaso ko na gusto kong i-share sa inyo. So, ito po ay galing ho sa Bureau of Internal Revenue. Kung makikita po ninyo dyan, sila po yung complainant. At makikita nyo naman po sa ibaba, ako naman po yung respondent. Ayan. So, may personal knowledge po ako dito. At qualify po ako na i-discuss sa inyo kung ano yung mga techniques na ginagamit nila ngayon. So, dito, nag-file ho yung BIR. Sino bang mga BIR official ito? Ayan. So, pinag-iingat ko po kayo. Ito po. Pinag-iingat ko kayo. Iwasan po ninyo na makabangga itong mga taong to. At baka magkaroon po kayo ng malaking problema. Okay? Iwasan. Hanggat maaari, iwasan. Yan po yung pinakamaganda po ninyong gagawin sa buhay ninyo para wala ho kayong ganitong klase ng problem. Kahit siyempre, hindi naman ako hipokritong tao, siyempre, pag naka-receive ka ng ganito, hindi ko na sinasabi na wala akong takot sa dibdib. Meron! Tao lang ako eh! Kaya lang, namamanage ko yung takot ko dahil minamanage ko yung utak ko. Ayan, nangangati lang ho ilong ko, pasensya na ho. So, nangangati yung ilong ko. Nangangati yung namamanage ko yung aking fear because kaya niyang i-manage ng utak ko yung puso ko. Ganito ang pagmamanage. Inaalay ko to sa mga accountants. Makinig kayo sa akin. Kayo ang target sa 2022. Accounting managers, bookkeepers, accountants, accounting clerks, kayo ang target sa 2022 pag nag-release na ng letter of authority. Okay? So, ito po yung nangyari. So, ang nangyari po, ang kwento ho dito, ito, hindi ko nababasahin. So, yung information ng ano, ayan o, dinimanda yung kumpanya tsaka yung mga accountants ng 5 counts ng willful to pay taxes. Ayan.
Ayan po yan. So, ang 5 counts po niyan, pag sinabing 5 counts, eh kung yung pagkakakulong ho, ah, yung jail term, ayan, jail term, yung kulong, yan. Ganun nga natin gamitin yung mga English. Gamitin natin Tagalog, kulong. Ayan. Ayan. Ang kulong ay 6 years. So, imumultiply mo yan ng 5 counts. So, ang total kulong ngayon ay 30 years. Ganyan ho kabigat ang kinakaharap ng mga accountants. Ano ang kaso? Failure to pay tax. Failure to pay tax. Paano nagkaroon ng failure? Tsaka natin i-discuss sa susunod nating lecture. Now, nung nagkaroon ng ano, ako po ay, natatawa ako dito, ako po ay dinismiss yung kaso. Yun, dinismiss, ayan o. Si Emelino, mali pa spelling ko eh. Ano ba, tama ba spelling nila sa akin? Sa taas tama, pagdating dito, si Emelino na. Na-dismiss po yung kaso sa akin. Dismiss for lack of probable cause, September. Ah, yan. So, ibig sabihin po, nanalo ko. At nagpapasalamat po ako kay Prosecutor Attorney Roxanne F. Ku dahil ako po ay pinawalang sala. Ngayon, hindi nasiyahan yung BIR. Hindi nasiyahan. Pinipilit nila rito sa motion, mga taxpayer kong mahal, isa ho itong bidyong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para huwag ka nang matakot. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Ayan, ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Ayan, kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot. At hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. May mga kasama na ho tayong mga lawyers, meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito at kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department, kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng video yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account,
mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyong mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo, kaya lang po ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung sa level 1 may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2 may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1 o mas mataas sa level 1. At yung level 3 makakakuha rin kayo ng benefits pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo kasi yung donation po ninyo gagamitin ho natin para mapalaganap ho natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. On for partial, ayan, yan ang ipinaili. Pinipilit nila rito sa motion for partial reconsideration, hindi ko napapakita sa inyo, ayan, na dapat daw akong makulong. Ayan, ito yung sinasabi nila. So, ito po yung kanilang prayer. Ayan. The resolution dated, ayun, yan yung prayer niya. So, the resolution, the joint resolution dated of honorable be reconsidered and amended joint resolution be issued finding probable cause against Emelino Maestro. Ayan, mali spelling ko, no? Okay, mali spelling niya. Tapos, sabi dito is, the recommended filing of information sa Court of Tax Appeal kay Emelino T. Maestro. Ayun. So, mahal na mahal ako nung mga BIR officials na to. Gusto nila akong makulong ng 30 taon. Bakit ako ikukulong? Ayun. Ano participation ko? Sabi nila rito, is ang participation ko raw, kaya daw ako nawalan sala, sabi nung ano, wala daw akong ito sabi. Ayan. Kaya ako napawalang sala dahil si Emelino T. Maestro, Emiliano na ngayon ako rito. Dito, Emelino. Pagdating dito, Emiliano na. Ang dami kong pangalan. So, hindi ko alam kung sino dyan. Okay, kinakasuhan nila. So, sabi dito, si Emiliano is not clearly established by probable cause conceding lack of his connection with the respondent. So, lack of connection sa respondent. Eh, na-connect na nga nila ako eh. Diba? Ako daw ay yung tao na under sa finance division. O under, totoo naman yun. Under ako sa finance division. So, kawawa yung mga accountant sa finance division. Tinatarget talaga. Tapos, the perusal show that attached documenta will confirm. Complaint affidavit shows that the complaint failed to attach any document or evidence which will confirm Mr. Maestro's position to pangalan ng company upon who prepared the annexes admitted, etc., etc. Nagkamali daw. Hindi raw sila nakapag-attach. Ang lagay nyo sa utak nito kasi kailangan maintindihan ninyo. Ang problem is failure to pay tax. Ano bang degree ng failure? Willful pala. Ayun, no? Makikita nyo rito kung anong degree ng failure. So, makikita nyo rito is willful failure. Ayun, no? Willful failure. Ayan. So, may degree. Willful. Hindi lamang payment kung hindi willful. Gusto. May plano. Yung ibig sabihin ng willful. So, ang sinagmit nilang ebidensya para i-persuade itong mahusay na prosecutor na ito ay tingnan natin dito. Ayun. Ang binigay nila yung, again, mali na naman ito, Emelino. So, certified true copy of identification card. Ayun.
Ayan. So, kinokonnect niya ngayon, yung ID ko raw, yung ID is equal to ACK. Ano yung ACK? Willful failure to pay. Ganyan, sir, ha? Ganyan ho ang pag-a-analyze. Willful failure to pay. Ngayon, so meron akong ginawa ritong ayan yung ID. Pakita ko lang sa inyo. Ayan yung ID. Ayan, ID ko. Okay? Sinertify true copy nung magaling na lawyer, 'di ba? At binerify nung magaling na regional director at sinubscribe nung magaling na lawyer. Okay, yun. Puro sila magagaling, 'di ba? So, ito po yung aking sagot. Ayan. So, ikaw, sinasabi ko yun sa mga nanonood ngayon, kayong mga accountants, huwag nyo basta-basta ibinibigay yung ID nyo. Kasi, pag binigay nyo yung ID nyo, gagamitin ng BIR para ipakulong kayo. Katulad ng nangyari sa akin. Anong ginawa? Yung sinagmit kong ID na photocopy, actually, hindi naman ako yung nagsubmit. May nagsubmit ng iba. Dahil nagko-comply dun sa letter siguro ng BIR, isinagmit yung ID ko. So, nung sinagmit yung ID ko, okay, ginamit ngayon na sinasabi na ako ay involved sa premeditated failure to pay tax. Paano, unang-una, paano mo marerelate yung ID sa ACK? Kasi magkaiba yun eh. Kapag may ID ka ba, ikaw na ba yung may kasalanan dun sa failure to pay tax? O mag-ingat yung mga auditor din dito, ha? Yung mga bookkeeper. So, sa susunod na video na i-release ko dito, to be continued, go to educated level, yan ho yung level sa YouTube. Tandaan ho ninyo, level yan sa YouTube. I-discuss ko paano ho ninyo ma-overcome yung ganitong problem. Okay? So, ang sinasabi ko lang sa inyo ngayon, mag-ingat ho kayo, target ho ang mga accounting managers, ang accountants, baka susunod mga bookkeeper. Again, nagpapasalamat ho ako sa Department of Interior and Local Government for giving me this plaque. Ayan. Kasi nag-lecture ako sa kanila. So, lahat ho ng government agencies na gusto, except BIR and DOF, na gusto ho mag-lecture ako sa kanila, please send your letter request and I am very much willing to share with you my knowledge. So, hanggang sa muli mga ka-taxpayer, kung minamahal, okay, sumama ho kayo sa paglaban sa karapatang ninyo bilang taxpayer. Maraming salamat at shout out again kay G. Santander. Thanks and God bless you. Peace and happiness mga ka-taxpayer kung minamahal. Be with you for life. So, yung part 2 nito, dun ho sa sinabi ko na kanina. See you later!